Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chiang Amir from Japan, kabayan. Sagittarius, this reading is for you. 72 hours. Maraming salamat po na sa akong subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto po na personal reading at energy nyo lang talaga, ang gusto nyong makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, kabayan Sagittarius. Kung ano mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito is vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyari, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Kung hindi naman nag-fit sa inyo, huwag niyo na lang ipilit ha. Salamat po. Nagiging emotional ka when it comes to your family, to your job, at sa iyong kaperahan. Ano? So nakita ko, you feel hurt and you are in pain. Because sa planning of some idea na maaring ikaw is nagjo-jungling. Gusto mong ipaglaban ito pero it looks like na mas may mga kailangan kang unahin or may mga kailangan kang i-priority or mga multitasking, no? Dito na gawin. Or maybe you need to evaluate yung situation mo or nagkakaroon ka ng choices in life, no? Ang sanakit ako dito. Dito na sometimes nakakaramdam ka ng frustration when it comes to yourself. Yan, nakakaroon ka ng mga victim mentality tsaka you feeling helplessness, no, sa mga bagay-bagay sa nakikita ko sa iyo. Sa nakikita ko naman sa iyo, you need to trust your intuition, no. Maraming mga opportunity actually ang nakikita ko na parating sa iyong way, no. Mag-ingat ka rin. Yes, iba sa inyo may financial problem or there is a person here ako nakikita na maybe may tao na malapit sa puso mo, nakadiling o malapit sa puso mo na medyo may nararamdaman na hindi maganda, no? Maaring may sakit siya or kung ano man meron sa kanya. Maaring ikaw, ganyan, baka may sakit ka. Andito ka sa situation mo na maraming nakikipag-communicate sa'yo, pero marami doon is hindi totoo, no? And then, o kaya sa iba naman sa inyo, nakikita ko na hindi kayo nagiging totoo when it comes sa mga kausap niyo. Maaring, andun yung part na sa nakikita ko na maaring hindi nyo pinapakita who you are, ang nakita ko sa iba ha. May mga lungkot din ako na nakikita sa iyo at pag-iisip sa gabi, no? Maari, nakikita ko dito. Baka night shift lang kayo or may mga iniisip kayo every night sa nakita ko dito. You need to trust your intuition. Kung ano yung mga intuition nyo sa lahat naman nakakausap nyo, kung ang sinasabi ng intuition nyo na hindi nyo pwedeng pagkatiwalaan yung tao na kausap nyo, maniwala kayo. Kasi si universe is nagbibigay sa'yo ng sign who the people who you trust, no? Ang nakita ko dito. Darating daw kayo sa point na maaring manakit yung ulo nyo, paa nyo, yan. Mga hardship ako nakikita sa iyo. Meron kayong mga situation in life na maaring hindi mo pa siya kayang i-accept. When it comes sa isa when it comes sa situation mo sa ngayon, no? Hindi ko lang alam kung bakit parang ikaw ang nakikita ko na gumagawa ng lahat ng bagay, no? Kumbaga ikaw 'yung nagpaplano, ikaw 'yung parang ikaw lang ang lumalaban sa hamon ng buhay. Kung kayo is may mga kapartner sa buhay or you have a family, ganyan. Parang nakita ko ikaw lang yung lumalaban doon sa party nyo, no? Tingnan natin. Parang you feeling abandoned, no? Sa nakita ko, may mga struggle kasi ako nakita sa iyo, no? Sa iba sa inyo, siguro you feel rejected from someone, ganyan. O kaya yung mga kadiling mo sa tao, mga nire-reject mo, either nire-reject mo o nare-reject ka, yung mga ganun situation, no? Tingnan natin.
Eight of Wands, please show me. May mga sudden action akong nakikita sa iyo, Sagittarius, ano? Siguro when it comes sa sarili mo, kailangan mo ring magpakatotoo, no? Sa nakita ko dito. Kailangan mo magpakatotoo and then, kumbaga, i-analyze mo yung sarili mo. I-analyze mo yung, o i-progress mo yung sarili mo sa nakita ko dito, no? Kasi parang you are in a pain situation, ano? I-analyze mo yung sarili mo, maging totoo ka sa sarili mo, tsaka, kailangan mo kasing mahanap yung tamang direction mo in life, no? Sa nakita ko dito. And then, may mga idea or may mga, yung, analyzing with yourself, ha, yung nararamdaman mo, ha? Yung nakita ko dito. Kailangan i-analyze mo yon. I-progress mo siya na huwag malungkot. Oo, alam ko mahirap. Yes, mahirap. Mahirap gawin. Kumbaga, kailangan mo kasi siyang i-progress yung sarili mo na maging matatag na tao, no? Oo, yung maging matatag ka na tao na kailangan dito na magkaroon ka ng changes. Kumbaga, hindi ito yung mga sitwasyon kasi na maaring nagkakaroon ng mga failure sa mga gusto mong gawin sa buhay, nakita ko dito, o may mga regret, o may mga nagkakaroon ka ng disappointment sa isang tao, sa mga nakakausap mo, or maybe sa karelasyon mo, no? Ang nakita ko dito. Iba dito, maaring asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, tatay mo, or boss mo, maaring ganun. Basta, when it comes to a communication, or sa trabaho man ito, no? Nakita ko dito, nagkakaroon ng mga failure or disappointment. Nakikita ko kasi yung lungkot dito. May mga siguro, may mga situation na hindi nagtutugma sa mga napag-uusapan or hindi nagtutugma sa gusto mong mangyari in life, ano. Ang nakita ko, kaya parang nakita ko dito, you're insane. Tingnan pa natin. Siguro, ang nakita ko dito, you need to decide para ayusin yung nararamdaman mo, no, yung sarili mo. Bakit po? Kumbaga, huwag kang mag-focus dun sa mga, huwag kang manghinayang mag-focus sa mga hindi na maibabalik. Yun ang nakita ko dito. Ano po si Hayrot? Ala. Oh, okay. Sa nakikita ko sa'yo dito, nagkaroon ng mga, nakita ko sa'yo, you are feeling trapped sa lungkot sa mga situation mo sa ngayon, no? Andun yung very emotional, nagiging malungkot ka dito. Kasi nakita ko dito, may mga, siguro may mga bad decisions in life ka na nagawang mali, ganyan ang nakita ko dito. Or maybe hindi man ikaw itong nagkaroon ng bad decision na mga pangyayari, maaring related itong tao sa'yo, no? Sa nakita ko, siguro may mga bad decisions in life siya na nagawa sa'yo or nagawa sa sarili niya, pero syempre related ka pa rin dito sa kanya. Yun ang nakita ko. Kaya siguro parang ikaw yung masyadong na aapektuhan dito sa sitwasyon na to. Yun ang nakikita ko. Ano po bang nangyari? Or maybe sa iba naman sa inyo, sa nakikita ko dito, okay. Iba naman sa inyo, sa nakita ko dito, meron tayong 3-3. Oh. Meron daw makikipag-usap sa inyo, no, na isang tao na malapit to sa inyo. Ang nakikita ko dito, either friend, either asawa, girlfriend,
tatay, kuya, kung ano man, sino man ito, o kasamahan mo man ito sa trabaho, kung ano man ito, basta malapit ito sa puso mo, nakikita ko siya, makipag-usap sa'yo, siya sa'yo. Hindi ko alam kung siya yung may problema or mag... Ang matawag dito? Siguro hihingi siya sa'yo ng suporta. Itong tao na to. Hihingi siya sa'yo ng suporta. Ang nakikita ko. Or tutulungan mo siya. O susuportahan mo siya. Ang nakikita ko dito, no? Ganun. Kasi siguro may mga nagawa siyang mali. O kaya itong tao na to. Pero pag yun ito, trust your intuition, ha? Either itong pag-uusap nito is maging mali ang decision mo, ha? Either siya ang nagkamali or magdidesisyon ka ng magiging mali. Halimbawa, sa karelasyon mo, halimbawa, sinabi niya na always na lang siyang nagkakaroon ng mga regret when it comes sa life niya. Tapos ikaw, tulong ka ng tulong sa kanya. Parang halimbawa, utang siya ng, halimbawa ha, kung sino man ito sa buhay mo. Halimbawa lang, nangutang siya ng nangutang, tapos every time na nangungutang siya, ikaw yung sumasalo. Halimbawa lang yun ha. Tapos, ito na naman siya, di ba? Tapos ikaw na naman sasalo. That's a bad decision na gagawin mo. Hindi mo kailangan palaging gawin na saluhin siya ng saluhin sa kanya pagkakadapa. Every time na sasaluhin mo siya sa pagkakadapa niya, hindi siya matututo. Tuwing magkakamali siya sa buhay niya, ikaw ang lalapitan niya. Okay? Example lang yun. Kaya you need to trust your intuition. Or maybe ikaw to. You need mong mag-focus or need mong maging very careful o maging patient sa lahat ng magiging decisions in life, no? Sa iba sa inyo. Be patient to make a choices. You need to trust your intuition para yung decision mo sa buhay mo is tama, no? Para hindi siya mag-mess. High Priestess. Thank you. The Lovers. Bakit po? High Priestess and the High Priestess. Anong meron dito? Ah, the Star. Para saan? For what? And? Okay, thank you. Sa nakikita, sabay kamot ni ate, no? Sa nakikita ko sa'yo dito, Sagittarius, no? May mga sitwasyon ka na hindi mo alam. Ang nakikita ko dito, no, may tao dito na malapit sa puso mo, na may mga lihim o may mga itinatago siya at hindi niya sinasabi sa iyo, no, sa nakita ko dito. Or maybe sinasabi man niya sa iyo or alam mo man yung sitwasyon na nangyayari kaso hindi mo lang siya pinapansin or nagbubulag-bulagan ka lang, maari, no? Nakikita ko rin dito, may tao dito, either ikaw or vice versa tayo, ha? May tao dito na siguro iba sa inyo may third party sa iba, ha? Ang nakita ko. And then may tao ditong nagiging tanga or there's a person here na alam man niya yung situation pero they moving slowly to start a beginning from a basic yung sarili niya. Kumbaga, alam niya yung mga pangyayari pero nananahimik lang siya. Pero unti-unti siyang nag-move sa pamamaraan niya. Yun na nakita ko ha, sa iba ha. Kumbaga, pinag-aaralan niya yung mga bagay-bagay, no? Nakita ko dito, pero nag-movement siya. Kumbaga, nagkakaroon siya pa unti-unti ng mga decisions and rules in life. Ang sa iba, oo, pero kumbaga, slowly but surely. Yan, nakita ko dito. Ang nakita ko rin dito, may mga sitwasyon ako sa iba na nakikita na need mong i-clarity, no?
ang nakikita ko dito? Or need mong pag-aralan yung mga sitwasyon na nangyayari sa iyo sa buhay mo? Sa nakita ko to. Magkakaroon sa iba dito ng mga pagkikita or there's a union. Ako nakikita sa iba, maaring may mga tukso ako nakikita sa iba. Ingat lang din, may mga bagong tao or may mga tukso ako nakikita na parating sa iyo. Pero, ang nakikita ko dito, kumbaga may mga bagong tao ka makakausap, mga siguro tukso nga sa iba, and then, ingat ka rin kasi kung sino man itong tukso na itong situation nyo o kaya may nakilala ka ba internet or may mga nakakausap ka na ng mga bagong tao na nagkakaroon ng attraction or medyo baka nagdidiga-diga siya sa'yo, ganyan, nagkakaroon na ng open communication dito. Ingat ka kasi mayroon siyang itinatago na hindi mo alam. No? Yun ang nakikita ko. Kaya, kailangan mong kontrolin yung sarili mo. Halimbawa, siya, may family siya. Ikaw din, may family ka. No? Or, ikaw, single ka, siya, may family siya. Or, kung sino man doon. Pero, need mong maging matalino dito. Ha? Sa nakita ko ito. Isabay sa inyo, ang dami nakikipag-communicate sa inyo na matataas na tao. Hindi ko alam kung related siya sa trabaho, sa business nyo, yun nakita ko. May mga makakausap ka daw na mga bagong kakilala na may mga level ang katayuan sa buhay, no? Ang nakikita ko dito. Magkakaroon nga ng mga pagbabago sa buhay mo. You need to trust your intuition, ha? Uulitin ko sa'yo, you need to trust your intuition. No, nagkakaroon dito ng cosmic energy. Nagkakaroon ng renewal, ano? It comes sa mga mag-aasawa na dito, siguro, andito na lang din yung, nagkakaroon kasi ng lihiman, eh. Siguro iba sa inyo, masikreto. May taong masikreto dito. Nagkakaroon ng lihiman sa mag-aasawa. Kung mag-aasawa kayo o magbo-boyfriend kayo, girlfriend, nagkakaroon ng lihiman. Either isa sa inyo may mga kinakausap or kung sino man sa inyo, yun nakikita ko. Ingat lang din, be smart, no? Sa nakita ko dito, para hindi ka magkaroon ng bad decision in life. Sa iba sa inyo, siguro nando kayo sa situation na when it comes sa trabaho, nagkakaroon kayo ng choices dito. Pero ingat pa rin kayo, ha? Be patient lang sa ano, baka ang daming mga opportunity na dumatating sa inyo, ma-overwhelm kayo sa pipiliin yung landas, magkamali kayo. Kasi diba, nakita natin magkakaroon ka ng bad decisions in life. Baka doon related din. Ingat ka rin, no? Nandito ka sa sitwasyon mo na oo, gusto mong sumubok o gusto mong sumugal o you want nang mag-take a risk sa buhay mo. Pero ang nagkakaroon dito, kakulangan is money, no? Sa nakita ko dito. Sino ka? Ingat sa mga nagiging kausap, ha? Para saan po ito? Okay, okay. Ba't ang dami nakipag-usap sa'yo? Anong trabaho niyo? Ang nakikita ko sa iba sa inyo, ano, ang daming tao na nakikipag-connect sa'yo. Hindi ko alam kung ang trabaho mo is related siya sa mga for investment, social media, YouTube, or mataong tao. Yun ang nakikita ko. No? Kasi nakita ko yung mga bagong tao, mga matataas na tao, ang nakita ko dito.
Oo, oh, ang daming tao ah. Bakit? Ang daming tao. Daming tao. May mga tao na walang gaanong pera. May mga tao na in a middle, ano? Ingat ka sa tukso, ha? Andun yung pagiging contented, no, sa nakita ko dito sa'yo. Kasi nakakain ka naman ng maigi. Kumbaga, nakakain iba sa'yo, nakakain ng 3 times a day. Kumbaga, kung ano lang yung blessing na natatanggap nyo sa ngayon in life nyo, kontento kayo. Ano din yung pagiging disiplina in life? Yes, ang dami akong nakikita. Parang yung ano na center of attention, parang nasa gitna ka, tapos ang daming tao. No, ang nakikita ko ito, ang daming nakikipag-usap, ang daming sumusugal, or maybe ikaw sumusugal ka, or you are na related ka sa mga tao na sumusugal. Yun ang nakita ko. Daming pakikipag-usap. May mga taong sumusuporta dito eh. Parang you are recognizing sa isang, hindi ko alam kung sa barangay mo, sa trabaho mo. Parang ang daming nakakakilala sa mga tinatahak mo sitwasyon. Ang daming nakakakilala sa iyo. Yun ang nakikita ko dito. Daming nakaka-recognize sa iyo eh. Yung mga nakipag-usap sa iyo in the middle, authority, player, yan na nakikita ko. May makakipag-usap, may bata, matanda, lahat, bata, matanda, middle, meron, ganun nakikita ko. And then may tao dito, may sakit. Yun nga, nasabi ko na yun, di ba? Kadiling mo siya. Ingat lang, di ba? Ka ikaw o siya ang may sakit, ano, sa kadiling mong tao. Tingnan natin. Anong paki-clear tong ano? Ano pwede ko malaman dito? Yung mga matatalinong tao eh, no? Sa nakikita ko dito eh. May mga tao kang bigla ang mong makikilala, makakausap. Ang dami talagang tao. Bakit kaya? Nagugulan ako sa trabaho mo ah. Pero ang daming tao. May mga bago, biglaan, kakilala. May matanda. Makakaramdam ka raw ng pagod. Yun ang sabi. Tsaka sa nakikita ko sa'yo dito, because of many people na nakikita ko dito sa baraha mo, tapos ang dami nakikipag-communicate sa'yo, and ang dami, there's an talagang opportunity itong nakikita ko, no? May mga achievement ako nakikita sa iba. Yes, we have the 10 of Pentacles. Ibig sabihin, itong ginagawa mo ngayon, kung may problema ka man sa money mo, no, sa nakita ko dito, or there's a person here na kadiling mo is may problema sa money, pero ang nakikita ko sa'yo, when it comes sa'yo, handun yung success, no, handito yung wealth and prosperity. When it comes to material success, yes, magsasuccess ka because of the opportunity na dumarating sa buhay mo. Yan, no. Kung nasaan kang ngayon, nakikita ko yung good vibe na to. Siguro yung iba sa inyo, meron kayong sariling ano, pinapatakbong business? O may nagpaplano na kayo ng business? Iba dito, boss eh, no? Iba dito may ano, may sariling business. O may pinapatakbo. Pero kung may sarili kayong business, nakikita ko na magiging successful siya. Ang nakita ko dito. And then, ang sinasabi rin dito, you need to control yourself, no? And clarity, every decision na imi-make mo.
kailangan mo daw gamitin muna yung head mo when making a decision. O, syempre, see the fact and plan, no, sa nakita ko dito. Pero you will success, oh. Three of Pentacles, please. Bakit na nandiyan si Two of Swords? Para saan si ano? Nakita ko dito, may mga pinag-iisipan ka na isang decision making to. Decision making to, no? Sa nakita ko dito. May mga gusto kang makamit. Or maybe may mga naaalala kang sitwasyon or na memory in the past. Maaring dati mo siyang kaibigan, kakulab or kakilala mo siya. Or maaring dati mo siyang boyfriend, girlfriend, ganyan, anak, something yan. Baka may meron kang binilak na sa buhay mo, tapos naaalala mo siya, ganun. Or vice versa tayo, ha? Sa nakita ko dito. Sa nakita ko rin dito sa'yo, Sagittarius. May mga pinag-iisipan ka na gusto mong mangyari sa buhay mo. Yung mga gusto mo kasi makamit yung, siguro pinag-iisipan mo, paano ko ba makakamit yung mga dreams in life ko? Ganyan, nakita ko dito. Pinag-iisipan mo yung how to do, yung mga sinisiyasat mo yung sarili mo, kaso urong-sulong siya sa nakita ko dito. Parang nahihirapan ka at natatakot kang harapin. Ito, no, maybe kung may mga decisions in life ka, no, o may mga hinahanap ka na kasagutan sa isip mo, no, maaring nahihirapan kang desisyonan yun. Siguro, ang kumbaga na dito yung part na nagkakaroon ka ng choices in life, kung bibitaw ka sa isang sitwasyon mo na meron ka sa ngayon. Or mag-i-stay ka. Yun nakita ko. Siguro din sa time na harapin mo yung fear mo. Na harapin mo yung kung yung magiging choices in life mo. Kung masakit man ito, harapin mo. At least you try. Diba? Ang nakita ko dito. Kung gusto mo magkaroon ng bagong direksyon sa buhay, diba? Nandito ka sa sitwasyon mo kasi na ang dami mong tanong eh. Ang dami mong tanong when it comes to yourself kung paano magbago ang buhay at takbo ng buhay mo, no? Kung bago magkaano, paano maging magkaroon ng nurturing, paglago, ganyan, no? Kung paano mag-renew, yan ang nakikita ko sa'yo. Pero sa nakita ko dito, sa ngayon you're stuck because you have a choices in life. Yes, makakaramdam ka raw ng pagka-boring kung nasaan ka man ngayon. And then, nakikita ko rin yung mga sitwasyon na naghihintay ka ng senyales kung ano ang dapat mong gawin sa buhay mo. Almost pag-thinking, no? When it comes to a planning, when it comes to a decision, ang nakita ko dito. Choices, no? Ang nakita ko dito. Medyo nakikita ko yung magiging patient mo, no? At saka parang may mga sitwasyon ka na iniintindi mo. Kumbaga, when it comes sa relationship, ikaw lang yung bigay ng bigay, ikaw lang yung give ng give, ikaw lang yung understand ng understand. Pero, yung iba, hindi. Hindi siya nagiging ganun sa'yo. Siguro, it's time na rin na ayusin mo yung sarili mo, no? Ang nakikita ko. Maaaring may mag-apology sa'yo. May mag-apology daw. Maybe, thinking niya lang to, no? Pero tingin, ewan ko lang, pero may gustong humingi ng sorry or ikaw hingi ka ng sorry, ang nakita ko dito. Maaring kasama sa trabaho, karelasyon, ganyan. Kung sino man siya, sa nakita ko dito. And then, kailangan din mo na rin sigurong balansihin yung sitwasyon mo ngayon, no? Sa nakita ko dito. Kailangan mong harapin yung dapat harapin para makamit mo na yung mga dreams come true mo sa buhay mo. Diba?
kailangan mo mag-transform dito sa buhay mo, no? If ever po, ano pa pong mayroon sa kanya dito? Oh. Sabi dito, you need to focus to yourself. Focus to yourself. Kailangan mo din ng self-care dito. Baka sumasakit yung bantang tiyan mo, di ba? Ingat ka rin with comes to sa situation na yun. Order sa person na nananakit ang bandang tiyan. Kailangan mo rin daw mag-save ng money. Kumbaga, you need to plan very carefully para hindi ka mag-miss, no? Nagkaka-doubt ka kasi sa ngayon. You need to prepare and discover din yung sarili mo. Yung kakayahan mo. Yun ito control mo din yung mga paglabas ng pera mo, ganyan. Baka labas ng labas yung pera mo, hindi ka na makaipon sa future mo, ganun. Yun, isipin mo daw yun. You need to secure yung future mo, yung sarili mo, yung anak mo, yung family mo, kung ano man meron ka, no? Kailangan ng stability dito. Yun na nakita ko. And okay lang na misa maging sakim ka. Kasi for the future naman yun. No? Kumbaga, magkaroon ka ng limitation when it comes to yourself. No? Planning. Very careful. Baka iba dito, nagpa-plano kayo to travel, ano? Sinakita ko dito. Yan. Arigato, namaste. God bless.